Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Radio. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZBS Radio. Ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Sa DWIZ, programang sasakuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ, tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-usap, pinapwinaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola! Hindi binayaran ang nagastos mo sa pampagamot. Siya ay mananagot para sa danyos at pagmumultahin ng 25,000 pesos. Kailangan rin ng mga hayop ang kalayaan, pero iwasang makaperwisyo dahil sa kapabayaan para hindi ka rin masabihan ng nako! Bawal ito! Dahil ang balita, hindi tumitigil. Dahil ang balita, tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco, live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita! Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, uy pumaga. Balik po tayo.
dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan Dela Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Laksamana, si paring Conrad Banal. Ay! Medyo nagpapahinga. Papahinga. Recover. At baka bukas nandito na ulit siya. Ngayon, oh. At may mabigat-bigat yung nangyari. Hindi, alam mo, pag nilalagnat-lagnat ka ng gano'n, eh, mabuting ipahinga mo na sa init ng panahon. Sa init ng panahon, huwag kang mag-ano. Sa... Eh, si Baring Condon, eh, siya naman nagda-drive. Tapos nandun siya, sa, kahit naman maikli lang yung drive niya, abutang ka sa ng init ng araw. Ang problema dyan, malaking problema. Alam mo ba, paring Joel, na all over na yung kanina binabasa mo na mga affected areas. Oo, grabe. 80 out of 87 provinces. Meron na may indications na talagang heat wave. Talagang mabigat na. Kasi this na binabanggit ko nga kanina. Marami sa mga classrooms natin, okay pa sa mga lalawigan, yes. Yung mga nasa horizontal at mabukas sa mga, may mga bintana. Bukas sa mga bintana. Diba yung mga even yung mga gabaldon na schoolhouse type. At saka tama yun. Hindi yung tinatapakan mo doon ay semento. Doon, nakataas. Merong lupa talaga yun. In other words, merong konting... Pero maraming modern school buildings lalo sa siyudad na vertical. Abay, talagang pagka itinamahan kayo ng init doon. Init yun. Sinasabi nila, may nagko-complain yung act, dalawang electric pan lang doon. Alam mo, sa totoo lang, naisip ko, yung init ng panahon na yun, yung buga ng electric pan, mainit din eh. Yung bang alarik. Mas kinaano pang gawin mo, sa totoo lang. Tapos nandun kayo sa vertical building. Tapos wala kayong walang ng hangin. Wala. Yung sa bintana. But anyway, ako'y on the basis of that indication, parang Joel, isipin mo kahapon, congratulations sa PNP, Philippine National Police. Isipin mo, under the heat of the sun, walang nag-ano. Right. Walang yung nagko-collapse. Walang nag-collapse lahat. They were able to hold their themselves at magaling yung kanilang parade. Retirement honors for outgoing PNP Chief Benji Acorda Jr. Acorda, and of course, assumption to office of General Romel Marbil. Congratulations to both of you. Pareho silang class of... class 91. Ito, the last... this is the second to the last class coming from the PMA, Philippine Military Academy, nasa police. Kasi class 92 ang last eh. Oo. After that, the leadership will be, all. There will be no more PMA graduates getting into the police force. Oo. 238,000. Doon naman gagaling sa PNP Academy. Kaya PNPA, which is an excellent institution of learning, by the way. Ngayon, ang challenge para kay General Marbil, which started, of course, during the term of the President, from General Azurin to General Acorda, this is a continuing effort, is a challenge. Yung integration into the leadership position of PMA and PMPA graduates. Importante po yun sapagkat the police force is one of the most, of course, trusted on the basis of the latest service at this point in time, and the most visible government presence in almost all sa ating localities. Mga komunidad, sa ating mga pamayanan. Sa komunidad, teacher, doktor, o nurse, o barangay health worker, police. Yan ang mga down to the last barangay. Nandiyan po sila. Kaya napakalaking challenge ito para kay General Marbil, how to work it out para lalo pang pag-ibayuhin ang partisipasyon at saka ang talagang pamumuno ng PNP sapagkat gaya ng binanggit din ni President BBM kahapon. He wants them to become agents of transformation. At saka sabi niya nga ay nasa top 10 among government agencies, the most trusted ang PNP. It's a very, very good record for
Eh, kaya transformation, ang dami niyang binanggit tungkol sa mas efficient na for the safety and well-being of our people, peace and order, cybercrime, yan. Yung nabanggit ni President, cybersecurity and cybercrime. Napakarami pong importante. At hindi lang po yung tungkol dito sa mga pogo-pogo yan. And scam, napaka-importante yung tungkol dyan sa mga nai-scam. And of course, yung importante rin, napaka-importante rin yung culture, transformation nga. The way by which our police manage themselves. Kaya sinasabi ni presidente, we must have the force in the streets, nakikita. In other words, visibility is very, very important. It is a big deterrent to any kind of criminal activity. Gusto ko sinabi niya, gusto niya ang police force natin agents of transformation. Yes. Pro God, pro country, pro people, pro environment. Ayan. Yan. Maliwanag yan. Maliwanag. Ha? Ngayon, pag nakakita kayo ng chocolate hills, yan ako, hulihin nyo, huwag kayong papayag. At saka, ayan. O masungi, huwag kayong papayag. Ang importante dyan ay yung tungkol nga doon sa enforcement na pinag-uusapan natin. Kaya hindi ito pabara-bara o parang every now and then, saka mo gagawin. Hindi po. 24/7 enforcement. Kaya ho kailangan natin na maayos ang ating Philippine National Police, ang ating police forces, sapagkat yan po ang nagbibigay ng pahiwatig sa ating mga kababayan na maayos ang ating pamayanan. At marami silang parang Joel, tinatawag nilang multiplier force, kagaya niyan, security guards, yung mga barangay tanod. Yan po, importanteng nabibigyan din sila ng proper na education at saka information kasi sila rin ay kasama diyan sa pagbibigay ng na tamang aruga at pag-aayos sa ating mga pamayanan. Security guard under the supervision of the PNP, lahat ng security agencies. Kaya importante po na nabigyan sila ng kaukulan na pansin at hindi lang pansin kundi edukasyon, pagbabago, pag-aayos, transformation. Yan nga sinasabi natin. Mga enforcer. Enforcers. Huwag lang kayo sa kanto lang. Traffic enforcers man kayo o kaya barangay tanod or whatever. Multiplier force din ho kayo. May kaugnayan din po kayo sa trabaho ng na ating kapulisan. Kasi ang kapulisan, hindi lang naman tungkol sa paghahanap ng mga kriminal at lahat pagsusugpo ng kriminalidad, kundi yung mismong day-to-day traffic, pag-aayos ng sila rin nagtitraining. Problema dyan sa barangay, lahat. Alam mo, sir, kasi ako marami akong kaibigang kapulisan. Kasi sa Philippine Taekwondo Association, ang daming mga coach sila sa iba-ibang region. Magagaling sila. Armed forces at saka police, yan ang mga nandiyan. Isa napansin ko, lalo sa mga kaibigang kapulisan, kahit na off-duty sila, bro, walang off-duty sa kanila. Wala. They will go out of their way. Kasi yung iba, kunwari ikaw, nagtatrabaho ka, Diyos ko pasado, alas 5 na, pauwi na ako, magulo. Sila hindi ganun. Titigil yan. They will actually bababa sa jeep at asikasoy kung may nakitang problema. Halimbawa. Pulis ako. Definitely, he doesn't have to do that. Halimbawa, off-duty na siya. Nag-skirmishes kayo dyan sa taekwondo. Pag may nangyari, labas yan. Nasa personalidad na nila yun. Totoo. Di ba? Halimbawa, nag-taekwondo kayo, nandun sa Rizal Memorial Coliseum, dyan sa malapit sa De La Salle. Biglang meron nagkagulo. Automatic. Punta sila doon, titignan nila kung paano sila makakatulong having said that, ang problema din sometimes, meron kasi naman tayong mga ilang kababayan na ang tingin naman nila negatibo lagi pagka pulis, kapulisan. May kinakampihan yan. Mayroon nga kaagad na huwag mo nang ganun. Kaya nga nagkaka-investigasyon May mga cases na ganun Bilis, makapost pati sa Facebook. Mayroong kinikilingin yan. Bigyan natin ng kulang respeto kasi kagaya niyan, yung minumura mo sa... May mga ganun Mumurahin mo dahil ikaw ay nakapoder or whatever. Hindi naman tama yun.
Kasi unang-una tao po itong mga ito. At pangalawa, agents of the law to eh. Oo. Sila yun eh. Pag mumurahin mo, siyempre, baka mabigla yan. Hindi ho ganun ang trato natin dapat sa ating mga kapulisan. As it is, buti nga. Alam mo, ang ating mga kapulisan, mabilis magsabi because of their military training. At saka yung pulis sila eh. Pagkausap ka, lalo na pag medyo may edad, gayon, sir, ganun sila mag-explain. Gaya nung si Colonel Bong Nebrija, nang kausap si Senador Rebilla, sir, pa rin ang sir. Nang sir. Alam mo, nakikita ko sa YouTube sa America, for example, ay pulis hindi kasi sir noon, bro. Yun talagang agad-agad, license and registration. Step out of the car. Biglang may meron sila yung baril na kuryente. Bariling ganun, pari. Sa ating... konting ano ka lang doon. Yung bang... tapos nakaganun na kagad sa... nakasukbit. Kasi naman sa kanila, hindi nila alam kung sino yung laman ng kotse. Kung sino to? Sa atin, sir, mukha naman nagmamadali kayo. Sir, alam ba yung ginawa mo? Gaganunin ka naman. Respectful nga. Respectful. Kaya tayo sana, respectful din tayo pagkausap natin yung kapulisan. Anong mga pinagsasabi, duwag ka, etc. Okay. Hindi, gusto niyang interbihin. Diretso na natin, Senator Tulfo. Ngayon gusto niyang interbihin, may programa siya, kilala siya sa ganun. Sinabi lang ng pulis, sandali lang po, meron lang po akong ginagawa, ipinasabi. Abay sinabi, duwag ka, ayaw mo sumabay, ganyan, duwag ka. Abay, a week later, nabalitaan, napatay na yung pulis sa in-action. Ngayon sinatawag mong duwag, hindi mo na mababawi, di ba? Medyo pero nasaktan mo na yung pamilya noon, di ba? Lahat. We have to... Huwag kong ganon. I have to admit, ako kahit minsan sa enforcer, kasi ako ang pinaka-pet peeve ko naman sa enforcer, minsan sinasara yung traffic light. Tapos sila yung magta-traffic. Sila, yes. Tapos gagawin nila, hindi mo maintindihan yung ginagawa, uubusin yung kabilang lane, tapos yung dito. Tapos minsan nakalimutan na pala yung nasa likod. Nag-search. Nag-search. Ako pag ganun, kasi nakatayo ako sa motor, sabihin ko, sir, edyo, kami naman. Ganun ako, hindi ko bumubusin na, kasi that's a sign of respect na rin. Tsaka, diretso, sir. Tapos, yun naman, pag narinig na badya naman nila sa boses mo na, ano ka rin, magalang ka rin. Okay din naman. Okay naman ang kanilang ginagawa. Tama. Tapos ngayon, meron nga isang dati, ganun, sa may enforcer doon, sa may kanto doon sa amin, sa Better Living, sa Doña Soledad. Na sinita na ako dati noon kasi dumaan ako sa bangketa. Dapat mali nga yun sa mga nagmoto. Kamote! Dumaan ako kasi sobrang traffic eh. Tapos sinabi ko, sir, kasi ayan na lang, dadaan na lang sana ako. Bawal dumaan sa... Bangketa, sir. Sorry, sir. Talagang traffic. Sa susunod, ha. Tapos, in time, bari, lagi ko siya nadadaan. Naging magkakilala kami kung yung dumadaan ako, sir! Sir! Tapos, yung saludo niya, saludo militar talaga. Yun na, nagkaroon na kami ng relationship, bro. Maayos yan. Maayos yung mga ganun. At saka, hindi... Bibihira lang yung talagang maskad ng dating na pulis. Madala lang naman. Yun mga yun, ayaw din nila na high blood. Gusto ba nila? Lalo ngayon? Sa init ng panahon? Gusto mo ma-high blood ka ba dyan? Ma-work out? Pero anyway, ito si General Marbil. Ano siya dati? Ano bang, Chief of the Police Regional Office 8. Galing siya sa Eastern Visayas. At saka siya ang director ng Highway Patrol Group. Para pa lang siya. Yung kaibigan ko to si General Paji. At saka ang latest niya before becoming Chief of Police. Atenista, bro. Master's degree. Public Administration. Ano siya? Naging director, for Controllership. Kaya alam niya ang mga pangangailan. Isa nga yan, doon sa mga iniisip niya na dapat na gawin, yun tungkol nga itong continuing issue tungkol sa pension and benefits system para sa police. And I hope hindi niya makakalimutan yung 5-point agenda na inumpisan din at in-endorse ni President BBM, inumpisan ni General Acorda. Kasama na dyan yung tungkol sa... Yung mga sinimula ni General Acorda, ano ang kanyang mga itutuloy doon? Well, lahat ng mga binanggit ni Presidente tungkol nga sa transformation activities, meaning within the internal cleansing, internal education, internalization of the values
of service within the PNP. Kasama na dyan, syempre, yung pagbibigay dun sa kanilang mga tamang benepisyo. Kagaya na dyan yung tungkol sa health expansion and enhancement of the health services for our police force. Kasi ang dami dyan, nahihirapan, syempre, para rin tayo yan. Pag nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya at lahat yun na, malaking issue na kagad sa kanila yun. Okay. So, isang malaking programa para sa kanila yan. Kasama na dyan, syempre yung pag-aayos ng technology within the armed forces, ay within the police force, kung paano magagamit ang latest na technology para ma-enhance ang trabaho ng police. Kagaya niyan, yung police clearance. Database, maayos nila yan. Para hindi na yung nagkakagulong mga papel-papel at lahat. Pati na, parang Joel, yung tungkol doon sa pagbibigay ng mga lisensya para sa para sa firearms at lahat, lisensya para sa security agencies, security guards at lahat. Kasi malaking force ang security guards all over the country. If you have a 238,000 police force, siguro ang security guards, more than ang kalahati ng 238,000 ang security guards. Kaya another that's one force by itself na kailangan tutukan din ng ating kapulisan. Siyempre, yung binanggit ni Presidente tungkol sa cyber security. And of course, yung pagpapalapad pati ng participation ng ating mga police pagdating sa both internal and external security. Enforcement ang pinaka-importante dyan. How to go about enforcing the law and of course helping other agencies in such activities. No? Ngayon, ang napakahalagang gawain ngayon ng ni General Marbil ay yung, gaya na binabanggit natin, yung integration. Transition. This is a yung kanilang leadership from General Azurin, General Acorda, and now General Marbil are transition activities. Kasi nga, from PMA leadership to PNPA. So, kailangan magkaroon ng maganda. Organizational-wise. So, ayos, yung pag-ano ng mga tao. Pwede ba ako mag-bring up ng elephant in the room? Yes. Okay. For so long, especially nung we were talking about this last year, the issue of ninja cops, meaning mga matataas na opisyales sa institusyon ng PNP na involved sa droga. Nagkaroon ng ano yan? Ano ba nang pinag-force resignation pa? Yung iba. How is that panda? Mayroon 16 na kaso No. May 16 na nakasuhan. Yung iba. Tapos naalala ko, problemado pati si Secretary Benhar at that time. Nagkaroon sila ng problema. Ng problema. That was during the term of General Azurin. Azurin, okay. Kasi nung umpisa, ang ginawa kagad ni General Azurin, reshuffle ng katakot-takot ang mga members ng police force, leadership at lahat. And then, nagkaroon sila ng courtesy resignation. Right, di ba? Oo. Na inanun nila. And then, after that, it metamorphosed into a cases for 16. Which is the most important. We like that. Cases filed. That's the other thing na binanggit. Sa lahat ng ayaw din ng mga police, yung trial by publicity. Tapos na. So, hindi na binanggit yung mga iba at lahat. Hindi naman kailangan yun dahil papahiyain mo ba mga tao? These are just allegations. Okay, allegations. Okay. Kaya, isa rin yan. Yung binanggit din na ni PBBM, at yan naman ay gusto rin na pagtulungan ng DILG at saka DOJ. Kasi sila ang yung mga agencies kasama ang police para whatever cases na build up, na workout, ay talagang cases na matutuloy at mananalo kayo. Yun ang sinasabi. Parang sa Amerika, di ba? Sa Amerika, bago pa mag-file, nag-uusap na yung district attorney at saka yung police para to build a strong case. Otherwise, laro-laro. Laro-laro. Hindi pwede yun. Para naging sayang ang oras or moro-moro. Worse. At saka, kailangan yung participation ng police, lalo na sila naman ang nanguhuli at lahat. Sila nagbibuild up ng kaso.
magtulungan sila ng DILG at saka ng DOJ para yung kaso ay mayroong pag-asa na manalo ka, na totoong kaso. And this was ano, facilitated greatly nung panahon ni General Acorda, yes, yes, at saka ni Secretary Bernhard Avalos, oh, at ng DOJ. DOJ, Secretary Boying Rebulla. Which is now a challenge. Challenge. Taking the baton would, yes, be si General Marvel. General Marvel, oh. Kasi let's face it, the cases are still there. Oh, yes. And siguro iniisip din ng tao, meron pa rin mga ilang konti, yes, na bad eggs talaga, yeah, nasa PNP. Kasama na dyan... Yan sa elephant in the room. okay. Kasama na dyan, paring Joel. Oh. NBI, this is also for NBI as well as the PNP. Yun tungkol nga doon sa pag-ano ng search warrants. Okay. Importante search. Yan eh. Kasi kung minsan, may mga judge nangyayari, mm, na hindi pa man kompleto yung mga documentation mo, humihingi ka na kagad ng search warrant. Hindi ba hanapin naman ng judge yun? Anong basihan nito? Meron naman ganun. So, it's just a matter of enhancing the capability of our police forces na magkaroon ng tama. Kasi we have to adhere to the law, but at the same time, we should not be too academic about it, mm-hmm, na wala na. You are no longer realistic in doing your job. Diba? Kasi kung minsan, syempre, hindi mo na, ano to eh, pati yung intelligence gathering, okay, pagkukuha ng information at lahat. Dati, kung natatanda mo, may tinatawag silang sa police force na sikreta. Sikreta? Oo, diba? Natatanda mo yung sikreta. Detective. Yan, detective management, importante yan. Oh. Pagdating sa ano ng kapulisan, because you have to build up your cases properly. And you must have your own ways of doing yung tracking of suspects, okay, tracking of, okay, crime, criminal activities, etc. and everything. Mm-hmm, mm-hmm. At one point in time, siyempre pumapasok pa sila dun sa mga sindikato just to make sure that they have a good understanding of what is happening. Tama. In those criminal syndicates. Kasi that will always be part of us. Any society has its own criminal gangs and syndicates. Oo. Mamaya, pag-usapan natin. Usapan pa natin yan kasi mayroon din akong gusto i-bring up. Yan. Pati doon sa ano, alam mo ba sa Haiti? Oh. Sa Haiti, ang kung papanoorin mo yung nangyari sa Haiti, grabe. The country has been taken over by gangs. By gangs. Yan ang mahirap. Oo, yan ang problema. Parang Mexico. Mexico. Sa certain provinces have been taken over by the cartel. And in any event, yan po yung mga challenges na nakikita natin. Mabuti na lang dito sa Pilipinas, nasasawata natin. And we have a disciplined force. In the meantime, tayo po yung mag-break muna sapagkat ang oras na po natin ay alas 9:01 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola! DWIZ. Oras, hatid sa DWIZ. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Pamilya padala, ML Quarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Quarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado, kau ba'y protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Battle.
namatay. 99.9% of bacteria and virus tested. Believe that experto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Hatso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RPM, DZBS Plan. Ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambulista sa DWIZ. Monthly base pay, bukod pa rito ang mga incentives ay binibigay ng mga kumpanya. Kaya kung sa team mo ay pasok ka sa pagiging casino dealer, mag-apply na sa mga kumpanyang hiring for casino dealers. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Taglamig season na naman! And for sure, marami na namang nakakaranas ng ubo at sipon. Kaya naman ang naisip na solusyon ay ang steam inhalation o suob. Pero epektibo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ang sagot, no! Dahil ayon kay Dr. Earl Sempio, habang ang paglalanghap ng suob ay nagbibigay ng mabilis na ginhawa mula sa ubo at sipon, ito ay hindi isang lunas. Dahil ang steam ay hindi nag-a-address sa sanhi ng virus. Dagdag pa ni Dr. Earl na ang essential oil na ginagamit sa suob ay makakapagdulot ng harm sapagkat ang too much exposure sa camphor oil at eucalyptus ay maring magdulot ng pamamaga at pangangati ng air passage na maaring humantong sa seizure at maging kamatayan sa mga bata. Ipinakita rin sa mga pag-aaral na maraming bata ang dumaranas ng scalding sa loob ng suob. Kaya naman, much better kung kukonsulta kayo sa doktor upang marekomendahan kayo ng tamang gamot. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Urbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliu 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano. Huwag munang sasabak. Huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Matagal ka na bang nag-apply for national ID at hanggang ngayon waiting ka pa rin na ito'y dumating? Don't worry, kasi alam mo bang maaari kang kumuha ng electronic copy ng iyong PhilSys ID for free. Step 1, sa browser, itype ang trn-verifier.philsys.gov.ph para mapunta ka sa appoint system ng e-fill ID. Step 2, i-enter ang transaction number na makikita sa transaction slip na iyong natanggap sa step 2 ng registration for national ID. Step 3, una na mga Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana, si paring Conrad Banal. Ay, medyo nagpapahinga. Medyo papahinga. Mabawi lang. Bumabawi, bumabawi. Ramdaman. O hindi ho tungkol sa land banking yung pinagpapahinga. Wala, hindi. Wala siya ngayon sa land bank. Tunay na pahinga. Ito tunay. Iwas araw talaga. Wag ka lalabas yan. Teka. Mahirap na. Oh, may babatiin nga pala kung ano. Isang kaibigan natin na talaga namang ano ha. One door opens, one door closes, another door opens. Oh. Okay. Ang ating basugid na taga-subaybay, meron tayong picture diyan actually. Ayan, pare, nag-utop office ang ating basugid na taga-subaybay na si Elmer Messina. Oy. Dating public relations titan at journalist dati. Oh. Siya ay associate, deputy director ng Public Information Agency, PIA.
Ba? Ah, naba, Elmer, ha? Minsan na kita makita, nakabarong ka pa. Nakabarong, very ha? Good, very good. Oh, oh. Usually to may gitara to kumakanta sa Tuesday Club. Eh. Elmer, Godspeed. At magaya, good luck dyan sa iyong bagong position dyan sa Public Information Agency. Kailangan ng tulong dyan. Napaka-importante niyan kasi yan din ang isa sa mga frontline service yan. Paano madadala ang mga iba't ibang mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa na hindi nadadala yan ng kung sino-sino. At saka ito, totoo. Hindi, tsaka yan ang gusto ko kay paring Elmer. Eh, kahit pag nakakasama ko sa Tuesday Club yan, hindi puro batikos. Sige, put your money where your mouth is. Kaysa puro batikos sa pamahalaan, tutulong siya. Ayan. Napaka-importante sa PIA. Kasi ito po yung grassroots na participation. Grassroots. Na ilalabas lahat yung mga nangyayari kasi mahirap naman yung puro negative ang nandi dyan. Ang pinakamagandang panlaban dun sa mga negativism ay parang Joel, alam naman natin to. Eh talagang wala ka puro bahain mo ng good news. Kasi marami hong nangyayari sa iba't ibang bahagi na ating bayan na magagandang nangyayari. Totoo. It's not as if lahat na lang tayo puro na lang walang nangyayari, hopeless. Hindi po. Hindi. Marami po sa ating mga kababayan despite everything else. Hindi, tsaka PIA can do a lot of things. Marami. Particularly sa tourism, culture. Yes. Ilabas nila. Other socio-political issues na. Kagaya niyan. Yung mga panahon nito, magmula Abril hanggang Mayo, panahon nito ng mga piyesta, panahon nito ng mga nangyayari. Lahat totoo, yan. Totoo. Pwede natin ilabas lahat yan. Ano nangyari dyan sa... nung isang... nung linggo, bigla kami, nagsimba kami, doon sa isang lugar, dito sa malapit sa simbahan din, mayroong malaking parang pasinaya. But tinignan namin, galing mga tubong Kalbiga Samar nagkaroon ng papiesta lahat ng mga residents na nandito sa Manila. Okay. Lahat ng mga galing sa Kalbiga Samar nagpiesta sila. Okay. O isipin mo 'yun. Nangyayari 'yan, ha? Lahat halimbawa. That's paraan nila 'yan para magsama-sama. Maraming ganyang association. Sa Amerika lang marami ring ganun eh. Ang problema lang kung minsan naghati-hati na lang sila. Mm-hmm. Pero ito town, Kalbiga, Samar ito. Mm-hmm. Yung iba, ganyan din. I'm sure, ganyan din. Marami silang mga samahan dito sa Manila, tulong-tulong. Mm-hmm. Alam mo yan ang malaking grupuhan natin saan. Pagkaibahan natin sa ibang mga bansa. Dito sa Asia, lalong-lalo na sa atin, iba yung community-based, family-based na samahan. Nangyayari yan. At yan, malaking bagay, lalo-lalo na pag ikaw nasa ibang bansa. Huwag lang mag-away-away. Kasi kung minsan mag-away-away. Pero maraming ganon. Papiesta ngayon. Oh. Parang Elmer, marami ka nang pwedeng gawin dyan. Busy-busy to. Busy-busy dyan. At saka, kilala ko to si Elmer. Magaling may eye for good story. Yes. Kung paano, storyteller to. Kung paano i-project yung alimbawa, story. Sa mas madaling maintindihan ng tao. Alimbawa, yung sinasabi mo na magaling sa mag-gitara at lahat. Maraming mga pa-contest ngayon. Sari, malapit na. Kasi patapos na rin ang semester. Alam mo, ang kasamahan lagi talaga niyang ka-jamming niyan ay si Paul De Quiroz? Hindi. Well, kasama na rin yan. dating kasama Makati, si Salgado, si Joey. Ah, si Joey. Salgado. Si at saka yung nasirang si Dennis Petalino. Yan ang mga mga... Bakit si Dennis ba? Joey Salgado? Yan naman laging laman ang nandyan sa pilin best yan. Hindi na lumalabas ng bahay dahil mainit. Oh. Yung kanyang anak ay malili sa kanya, si Ana Salgado, PR ng Mega Wide. Pero yan, sila mga yan. Ibig sabihin, nagja-jam ba si Joey? Lahat sila. Ako nagpapanggap kumanta yan, mga singer talaga. Panahon pa nung nasa Malaya sila, mga singer. Totoo. Now, ayan, iyon rin na position of dati naman corporate VP rin to sa Si Elmer. Sa Philip Morris . Ngayon, nandyan siya ngayon sa PIA. Napag-uusap. Ito, namimiss na marami natin mga kababayan. Lalo na ngayon na summer at lahat. Yung bang sana next year,
baka magkaroon ng pagkakataon bago mag-eleksyon. Baka pwede ninyong paggawin to, lalo-lalo na yung mga mahihilig sa biking at lahat. Yung Turob Luzon, turob ng Pilipinas, hindi nang nangyari ulit yun. Sayang yun. Dapat kasi that is a hell of a summer event talaga yan. At saka may sports stories, human interest stories, of human interest features, tourism and tourism. May tourism pa yun. Kasi ang dami nilang napupuntahan lugar eh. Ang suggestion ko nga. Caravan talaga yan eh. Na, hindi kasi alam mo napalitan itong mga, itong mga now controversial, yung mga big bike motorcycle event na ang problema naman nagiging sanhin ng aksidente. Sanhin ng aksidente at saka dahil time, ano daw, ang nangyayari kasi, hindi naman daw race. Kung hindi yung... travel tourism. Hindi, may time trial. Finish it under 24 hours. Di siyempre, ratratan sila lahat. Ang hirap pero, in-encourage ko nga si, ito, biker talaga ito at mahilig sa ganyan, si Senator J.B. Hersh ito. He's been doing that. Yun yung kinikwento ko, kasama niya si Jet Li, yung vlogger. And then, umiikot-ikot sila sa ibang parte-parte. Sana maimbita natin si Jet Li, ha? Maayos yun na vlogger. Well, why not let's do that, bro? Kasi I have to admit, pare, magandang bata at very articulate. Very articulate at saka talaga yan. Enthusiastic ta pagdating sa mga sport lahat. Tawagan sige. Pwede natin we'll maimbita that. si Jet Li. Kung maimbita. Ngayon, inababanggit ho namin to sapagkat ito yung mga events of summer eh. Yung mga nangyayari pag summer. Precisely. Sayang. Sana ito continuing ito at nangyayari yan. Naging ano na nga yan eh. Yung mga noon. Yung mga dragon boat race. Yung mga nangyari doon. Diba? Sana, si Chairman Dicky Bachman, Chairman, baka naman pwedeng hindi lang volleyball at saka basketball. Baka pwedeng tignan ninyo to. And I suggest, sana nakikinig ang mga kaibigan natin sa Department of Tourism, that this can be part of our annual activities. Yan, yung mga dragon boat race. Windsurfing. Dati, meron nagkukupira ko niyan dati. Sa, yung Puerto Azul. Tapos, biyahe doon ng mga tao, vacation. Puerto Azul, Puerto Galera, San Juan, sa La Union. Siargao, naging famous ngang Siargao para... Baler. Alam mo ba, at one point in time, may nagsabi sa akin, windsurfing, parang Joel. And surfing, Windsurfing. From from Batangas to Calapan. Kaya. Ang hirap. Hindi, kasi minsan talagang expertong. I've tried that before in my younger days. Windsurfing? Kaya, once magaling ka na, mag-guide mo, ginagamit mo naman hangin. Hangin. That hindi na talaga physical strength. It's really strategic technique na. Kung paano mo gagamit. Pag nag-aaral ka na simula, talagang masakit ang katawan mo dahil pagkasok ka ng bagsak. Sabay, nakikipag-wrestling ka dun sa rigging. Hawak mo. Mahirap talaga. Pero yung mga eksperto, kayang-kaya na nila yan, bro. Malalayo yung biyahe nila. Yan po yung mga sana natin sa yan yung mga events of summer, Turob Luzon o ito ng Pilipinas. Tapos naalala ko isa pa, windsurfing. Kaibigan tayo si basta rodeo. Sa Masbate naman yun. Ang ganda rin doon. Maganda rin yun. Yan annual na activity din yan. Ang kailangan lang ako, Governor Tony ko, paramihin natin yung mga baka dyan. Kasi, hindi ba, importante yun. Importante. Hindi, marami pa rin. Kasi, yan, hindi pa naman natatransform yung mga grazing land doon into real estate. Hindi naman. Hindi pa. Pero, ano pa ba yung mga events of summer? Siyempre sa ating mga kabataan, yung mga touching, Holland. Wala na yun, ha? Hindi ko na nakikita yung mga ganun. Iba na ngayon ang nakatutok na sa computer, lahat, etc. The other thing, for example, meron akong mga pamangkin, mahilig sila, kasi nauso yun, nung panahon namin, wala nun eh. Indoor rock climbing. Pwede rin yun. But now, pag summer, in other parts of the country, lumalabas sila. Now, they go to the more challenging real rock formations outside. Tapos ginagawa nilang event talaga na. Yung masungi dati, meron silang ganyan. I hope that will continue. Kasi meron doon yung web.
Oo. Yung web na nandoon ka sa limestone formation, tapos web, lalakarin mo yun. Tapos meron kayong climbing at tapos, lahat. Yung sinabi mong biking nga pala, yung Tour of Luzon na sinasabi mo nun, ano, I remember, at naging Tour of the Philippines, it is more professional news boys or something. Yes. Ngayon kasi, ang mga biker ngayon, ay talagang, yung mga bisikleta, bro, umaabot ng 300,000 pesos pala. Ano? At, ano, wow. And they actually, ano, are really good bikers. Malalayo, parang mga mula dito sa Ortigas, umaabot yan ng Tanay, Rizal, Borong, Baras, mga ganyan. Malalayong lugar yan. They can actually, they like setting those things up. At yung mga off-road biking. Ayan, meron din ako mga pamangkin dyan. Again, para sa mga bata to eh. Kasi naghahanap sila ng mga trail. Deep, ginagawa nila, ano yan, nila dating Mayor Bengoy. Doon sa mga, gumagawa sila ng mga courses sa loob ng gubat. Kasi ayaw nga nila Mayor Bengoy na masira ng, yung environment. Yes. Oh, eh sige, itong event, bisikleta. At ano, he has motorcycles din, yung dumarating sila Senator JB Ron. Pero may truck sila na wala. Pero yung dun sa loob ng ano ng gubat, gumagawa sila ng trail para sa mga bikers. Off-road bikers. Napaka-strenuous. Talagang nagsisimplangan itong mga bata. Ang daming tao. They really dumadayo sila. Ang kailangan lang doon, siyempre, ay yung safety. Kung paano. Yan, organizers again, are okay. Ang importante dyan, yung organizers ay proper. Ang maganda naman kasi dito, unlike dun sa sinasabi kong big bike race, yung mga big bike boss Ironman, nandun sila sa mga country road, sa mga ano, nakakatakot. Oo. May mga tao nakatira doon. Masasagasabo. May asong tatawid. Itong ginagawa nila Mayor Bengoy, gagawa sila ng course deep into the gubat. Wala naman tao talaga doon. Tapos, may mga gwardiya, may mga marshal, bawal pumasok doon dahil baka masagasaan ka nga ng bisikleta. So, yung ganun ba? May safety naman. I think, pwede naman mag-ano yan eh. Mag-designate certain areas, pupuntaan nyo talagang. Magiging annual activity. Ang sinasabi lang ho namin, yung annual activity. At saka hindi lang yan. At meron din yung mga, siyempre, ano yan, Flores de Mayo. Oh, yan, yun. Mga ganun. Cruzan. Well, that Cruzan, one will happen naman. Kasi pag Mayo ay panahon ng piyesta. Piyesta yan. Lahat meron yan. At workout. Sana lang, ma-organize na mabuti. Mm. At saka, mabigyan ng, parang calendar ba? O ito, dito sa area na ito. Halimbawa, ikaw ay taga, nandito ka sa Pasig. Gusto mo manood ng ganun. Go back. Ito ho, punta kayo sa Angon. Yung ganun, meron ba? Meron sanang ganun na parang calendar of activities, etc. Kasama na dyan, ito another area na nangyayari din during summer, yung concert at the park. Uy. Yan. Meron yan sa Rizal Park o kaya sa Paco. Okay. Yan, yung mga ganyan na nangyayari. Wala na rin yun na even in PTV4 o kaya Channel 13. These are government stations. Baka pwede nyo i-promote itong mga ganito eh. Yung concert at the park, dati, tsaka travel time. Meron ganun dati. Meron, PTV4 was very active in those activities. Under din ba sa PIA kaya ni ano yun? Hindi. Hindi eh. No? That's a separate organization. Separate, but within PTV4, within the PCO, Presidential Communications Office. Baka pwede natin work out. Kundi puro mga pangayan, puro mga ganito. Wala akong ganun. Dati meron, di ba merong What's on Manila? Yung mga ganun ba para alam mo kung ano yun, what's happening on the month of April. The month of May. The month of June. Parang Joel. Sabagat, abay, pinagtataka ng mga tao ngayon. Ang layo pa ng 2028. Usapan na yung tungkol. May survey na naman. Sino yung presidential frontrunners? Commission survey yata ito. Hindi ko lang alam. Who the hell cares? Ang layo pa niyan. Ang layo. 2028, pwede ba? Ang pag-usapan natin, pwede na anong gagawin natin sa ngayon at lahat. Kasi, kung ang palagi natin pag-uusapan yung tungkol sa pagpapalit na administrasyon, ito, hindi po yung solusyon natin. Ang solusyon natin ay magkaroon tayo ng isang development agenda na pinagkaisahan natin at lahat, ayusin natin. Yung pinag-uusapan natin turismo kahapon. Turismo sana. Yung tourism, ito. Yung gagawin, infrastructure ito. Oh. Walang pagbabago. Itong gagawin natin na trend system. Ito yan, system. Yung tungkol sa road network, ito yun. Yun ang mga dapat natin pag-usapan na ito yung tungkol sa rice production natin. We'll work out yun natin at tatrabahuin natin. Sana ganun ang pag-usapan natin.
bawat lugar merong capability na mag-ayos. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang, kundi pati yung pamumuhay. Kasi nga, quality of life yung pinag-uusapan po okay. natin. Alam mo ba, parang Joel, ito, ewan ko kung wala na ngayon ito eh. Every summer, meron yung Siliman Writers Group. Ah, meron yan. Pumunta sila doon. Workshop. Siliman, at ano, sila Crip Yuson. Siliman University is a very... Tukayo Joel Salud, nagpupuntahan sila talaga roon. O yung Siliman University in Negros Oriental, napakagandang campus. Gandang lugar ito. Negros Oriental by itself is very nice. Dumaguete at lahat, napaka ano niyan. So at maganda rin, nandun sila sa may ano, lapit sila sa dagat eh. Tatanaw. Although there was a controversy there dahil nagkakaroon ng reclamation din. Nagkatalunga dyan eh. Nagkatalunga. Ano yan? Inupost ni dating DNR Secretary at dating President ng Siliman University, Dr. Angel Alcala. Dati naman kasing environmental secretary yun eh. At saka makakasira. Sa harapan pa naman ng Siliman, makakasira yun. It does not add anything. At yung finally medyo nabuksan din ng mata ni Mayor Ping Remolio. Mayor Ping ni Mayor ng Dumaguete City, sabi sa kanya, boss, huwag naman dyan. Kung gusto mo mag-reclaim at gusto mo madagdagan ang area ng Dumaguete City kasi congested na dito sa loob. Mag-reclaim ka sa kabila. Huwag naman yung harapan ng Siliman University. But they did kasi yung part ng downtown town market or something, nagkaroon ng reclamation. Ayusin lang nila. Pero tapos there was a threat nga na sa harap ng university. Yun, natigil yata yun. And then sinabihan nga sila. At I think this is being done right now by Chairman Alex Lopez of PRA and his General Manager Shador Cesar. Okay. Alam mo ba, par? Yan na lang, ito na naman ang problema, General Mermil. Yung enforcement ba? Pati si Secretary Benhar Abalos. Yung mga local governments under own, siguro dahil hindi naman napagsasabihan o hindi nila nababasa, they are doing a lot of reclamation na wala sa lugar. Alam po nyo, okay lang magdagdag kayo ng ano, pero ayusin ho natin, lagay natin sa tama, may proseso po yan. Kasi pag nag-reclaim kayo, maraming apektado eh. Mababago ng ano, yung kalakaran ninyo sa bayan. Una na lang, pag nag-reclamation kayo, saan pupunta yung mga basura nyo? Number one. Yung tungkol sa sewerage ninyo. Yung tungkol sa mga connection. Ang dami nyo. Road network. Anong gagawin ninyo dyan? Saan kayo magkoconnect? Yung mga ganun eh. Hindi lang basta mag... Hindi lang yung mga magtatambak tayo ng lupa dyan. Magkakaroon ka ng additional na lupa. Tatayuan mo ng kung ano. Yan, nangyayari yan. At ito rin, calling... itong mga LGUs around the lake, around Laguna. Laguna, di ba eh? Yan, ang dami niyan. Sinasabi nila, hindi naman reclamation to eh, accretion. Anything like that is reclamation by itself. Kasi hindi ho lupa. Hindi ho pwede yun. Pwede yun. Kailan ayusin po natin. That's a haphazard way of of doing things. Ibang expanding your land. Wag ganun. Sa Manggahan Pladwe, ganun ang ginawa nila. Naging makitid na. Naging makitid. Wala na lalabasan ng tubig dyan. Kunwari sa Manggahan Pladwe, sa bagay, nagtanong pa ako dati nung panahon ng Manila Water, napansin ko na yun. Yung bang, paano nangyayari? Nakatira ka dito, dati squatter din siya. Biglang meron na sa harap niya. Then meron na sa harap niya. Wala bang darating na barangay captain na, excuse me, bawal yan. Hindi, siguro kasi pag binawal mo yan, hanggang doon sa dulo, lahat yan tanggal. That would be about dozens of families na kagad. Sino namang hinayupang sa politiko magre-risk nun? Kailangan lang, bakuran na hunin yan. Baka naman pwedeng ganun na. Okay, dito na. Kumbaga, nagkaroon kayo ng red line. Ito hanggang dito na lang tayo. Tapos na yan.
Otherwise, lahat kayo babakbakin namin. Oo, oh, babakbakin. Oh. Kasi hanggang talagang dun kayo sa shoreline, yung nandun sa ano. Tsaka, bawal ang permanenteng structure. Oo, oh, yung bawal nga. Hollow block at cemento. Oh. Oh. Ang ano nga, parang, kaya nga nagkakaroon ng problema. Kasi dapat may circumferential road around the lake na eh. Yung may mga areas, hindi ka na pwedeng pumasok hindi sa ka. Dami. Sa dami ng mga istruktura doon. Paano isa circumferential area may nakatera? Oh, may nakatera. Dito lang, ang putol na yata eh. Magmula dito sa ano, papuntang Taguig, di ba? Papunta ka na dapat ng San Pedro, lahat, etc. May putol na eh. Kaagad. Hindi ka na pwede. Kasi mga tao, mga bahay-bahay na i-establish. Na permanenteng struktura. Permanenteng struktura. Yun. Tapos may businesses. Oo. May talyer, may tindahan, may eatery. Ano ka ng huwet? Eh, sipinuhunin nyo yun yung tungkol sa tubig, tungkol sa sewerage, tungkol sa waste. Ang dami na yan. Pag yan nagbaha, ay pag yan nagulan, siguradong baha lahat yan. Dahil gano'n na nga nangyari, Rumaragasa. Rumaragasa. Admittedly, okay, nung panahon namin noon sa Manila Water, ginawa namin, binigyan namin sila ng tubig sa tulong na nila mayor. At, si Presidente Gloria, nakipag-inauguration pa rin eh. But yung linya sa labas, tapos yung tubo, papasok sa loob, may mga metro sila. But that's just water. Mm. Yung sewerage, wala no na way yun. Tayo mailalagyan dyan. Na yun. Meanwhile, yung tanker, hindi magkakasya dyan. So, ano, nasaan na? Nandun sa Manggahan Plantway, which flows all the way to Laguna de Bay. I dare say, hanggang ngayon, ganun pa rin siguro. Oh. Well, hindi na ayos yan. Hindi na ayos yan. Meron Manila flood control and sewerage system na inaayos dati plano. And the last I passed by, nung itong Holy Week, nagmotor ako papunta ron. Bay, parang lalong committed lalo eh. Kulang na lang, yung buong Manggahan Plantway niya. Wala na. Sarado na. Wala na. Tao na talaga nandun. Ano. Ang dami. Yan ang isang area na dapat magkaroon ng dispersal. Kasi, at saka walang ano dyan ha. Parang Joel, kung natatandaan mo, yung ano, daan, wala ka na. Iikot ka ng iikot. Hindi mo maintindihan kung saan ka lulugar. Alin, yung pagdadaan ka? Hindi, doon ka sa East Bank at West Bank. No? Pero mula doon sa East at West Bank, may daanan may yung daanan. Pababa. Oh. Ay, nalakad ko na yun noon, bro. Sabi ko, talagang ibang mundo to. Iba, yun ibang talagang, mundo dyan. At daming tao dyan. Oo, daming tao dyan. And lahat sila, they are strong. Kasi nung panahon noon, si Mayor pa noon, si Enteng Eusebio pa yung Mayor noon. Lahat yun loyal sa kanya. Na, no? At that time, ewan ko lang ngayon. But what I'm saying, they're a potent political force. Kaya hindi sila basta-basta pwedeng paalisin doon. Yan ang kailangan na work outin natin kung paano natin tatrabahuin niya. At kasama na dyan later on. Pag-usapan natin. Mga yan, pag-usapan transport. Natin. The transport system in these areas. Grabe. Ang oras mo natin, alas 9:30 na umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa number 1 smart dishwashing paste. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. The double whitening ti papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Butika, white rose papaya, yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Shield mo, laban ang pating virus. I-shield mo,
not so. Matay, 99.9% of bacteria and virus tested. Believe that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Hot Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Bright Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Kakailan kan kagayan. At dadito yan, ti mausar nga paglutuan. Taon nga, masarakan ti opisina da dita Cruz La Trinidad Benguet. Kastamaten, adabay brands da dita Sabangan Mountain Province. Ti Town Gas ket LPG, daytoy nga mabalin. Agsukat ti tangke, anyaman nga klase, nulakit di pumasa daytoy base ti linte. Ti Town Gas ket mabalin nga matawagan ti home delivery. Pwedin Baguio ken La Trinidad. Mabayan iti cellphone numbers 0195146858 when no 0930-789-5580. Daytoy nga Town Gas ket panagwanawan ti Asola Liquefied Petroleum Gas. Ti panagmanehar ni Julia Tenkia. Town Gas. RPN. DZBS-PN. Ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambo sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. WIZ Balita, ngayon! Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita. Matinding sinapit ng 17-taong gulang na babaeng atleta sa Taekwondo sparring session, planong paimbestigahan sa Senado. Detalye ng balitang iyan ihahatid ni Patrol 19, Aceli Ortega Bueno. Plano pa imbisigahan sa Senado ni Senate Committee on Sports at Chairman Senator Christopher Bongo ang hindi makataong sinapit ng isang 17-year-old na babaeng atleta sa naganap na sparring session sa isang Taekwondo class noong nakalipas na buwan ng Pebrero. Iginiit ni Senator Go na hindi bahagi ng larong pampalakasan ang anumang uri ng karahasan. Inilaban ang kawawang atleta sa isang black belter na halos doble ang timbang sa biktima dahilan upang magtamo ito ng mga sugat at pinsala sa katawan. Dismayado Senator Go na kanya makita ang video sa nangyaring sparring. Hindi anya ginawang sports upang makapanakit o makapatay ng tao. Responsibilidad anya ng trainer at coach na alalayan ng mga atleta kapag nagtitraining. Naniniwala ang senador na hindi lang ito usapin ng mismatch kung hindi usapin din ang posibleng violation ng karapatan ng isang menor de edad. Dahil dito, pinuri ni Senator Go ang mga pulis sa pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act laban sa coach at ka-sparring ng biktima. Kung may sasagawang imbestigasyon, nais na pag-aralan ni Senator Go kung anong batas ang nararapat upang maiwasan na maulit sa hinaharap tulad ng pagpapataw ng mas mabigat na parusa para maiwasan ang ganitong insidente. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, social pension para... Why just do
when you can outdo. Beyond what you know, beyond what is expected. At Diapros, we go beyond. Beyond trending ingredients, beyond the newest techniques, beyond the latest technologies. For skincare beyond... Bigay ang pangailangan ng mga senior citizens sa partikular na ang pagkain at ang gamot. Matatandaan na mula sa 500 piso na buwan ng pensyon ng mga benepisyaryo. Itinaas na ito sa 1,000 piso batay na rin sa mandato ng Republic Act No. 11916 na nagbibigay ng 100% pagtaas sa buwan ng pensyon ng mga senior citizens. Sa kabuuang bilang, mahigit 4 na milyong indigent senior citizens na ang nakatatanggap ng social pension sa ilalim ng programa ng DSWD. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page, DWIZ. Ako po si Laika Cuevas. DWIZ Balita ngayon! Ang balitang ito ay inihatid ngayon! ISO certified. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home. Your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. This was brought to you by this time check Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. This time is brought to you by Whirlpool washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambo sa DWIZ. Karambola. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito po rin mga kaibigan, Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Laksamana. Good morning, paring Joel. Good morning, sir. Good morning, good morning. Itong tungkol dito sa binalita kanina ni Laika, tungkol dito sa taekwondo na nangyari. Alam mo well, ko Okay. Okay, actually, familiar na. Na-investigan na to. Yeah. Look, kasi sa mga taga-subaybay, ako sa opisyalis ng Philippine Taekwondo Association. Now, bumungan sa amin yung balita niyan last week pa, nung bago pa mag-Holy Week. Mag-Holy Week. Now, pinanood ko po yung video. At kilala ko po, by the way, ang regional management dyan sa Bulacan. Actually, pulisyan, si Colonel Dauphin Punsalan, very upright officer at maganda ang pamamalakad niya sa Bulacan, mga eskwela dyan and all that. So, taekwondo talaga siya. At pati yung kanyang instructor dyan, si pangalan to, Martin Negs, si maitim siya, si Martin Negs Mikutuan. These are mga okay na mga coach, instructor o sabumni man tawag nila. Now, ang nangyari, napanood ko yung video. Nagte-training sila kasi lalo na dyan sa Bulacan. Meron silang tie-up yung Philippine Taekwondo Association at saka DepEd. Yung DepEd, Department of Education. So, para sa mga eskwelahan, ang Jesus is Lord Foundation School, kasali dyan sa tournament na yan. Parang, citywide para sa buong Bulacan at sa region. May kasama pang Bulacan at Pampanga. Now, pag DepEd kasi, matitindi ang competition dyan. Kasi these are public schools and private schools at how it is, lalo sa public schools, matitigas sa mga bata dyan. Now, pag nilalaro mo dyan, you train them well. Now, normal na pinapa-spar ang colored belt, yellow, blue belt, sa black belt. Dahil para matuto ng mga gandang technique at tumibay. Mm. That's very natural kahit anong panahon ko, nung kabataan ko. But, yung black belt na nakikipag-spar sa yellow belt. Hinay-hinay ka lang. Oh. Hindi mo talaga ino-all out. Dahil syempre, yellow belt lang yan. Wala pa yun. Wala. But now, at the same, so that's what was going on there. Napapanood ko sa video. Now, pinanood ko, ito, yung aking professional,
assessment ginagawa ko. Yung batang babae, actually, magaling na siya, marunong na siya. I mean, she could take care of herself. Ibig sabihin, yellow belt to, pero yellow belt dun sa eskwela ng Jesus is Lord Foundation as well as other public schools, ganyan, may skills na siya. Hindi siya aanga-anga na yellow belt, that's one. Two, the black belt wasn't, hindi siya bumibitaw ng matitinding sipa. Hindi, yung mga nasa online na ginugulpin niya yung bata, hindi totoo yun. Pinipitik-pitik lang niya para matutong sumalag, matutong magdepensa, matutong mag-counter. Now, admittedly, siyempre, while you're pinipitik-pitik mo, pinipressure mo siya para matuto siya na sa laban, lalo na pag nasa deped labanan na tayo, abay, ready ka. Yung, kahit na umaatras ka, dumidepensa ka. Kasi electronic na ngayon, may iskoran ka pag ganyan. Electronic na po, computerized na ang labanan dyan. So, hindi na gaya nung panahon namin na gulpihan talaga. Oh. Pinipitik yan points. Now, ang nangyari dito, nakikita ko, hindi niya tinotodohan talaga. Now, there was one point, nadulas yung bata, eksakto nag-roundhouse yung black belt sa pool. Now, this is a contact sport po. Hindi po to piko, hindi to basketball, hindi to badminton. Nung nadulas, roundhouse, diretso sa ilong, pasag talaga ang ilong mo. Padulas, salubong yung paa at muka, talo talaga ang muka. So, ganun na nangyari. Now, yung mga istorya, haka-haka na ginugulpe mga bata, binubuli, that's not true. Ganyan po ang training talaga. Pagka lalo na nagte-training kayo para sa isang DepEd competition, nag-i-sparring po, ulitin ko, colored belts with the black belts, kasama po yan, pero hindi dapat tinutodo ng black belt. Now, kaya naging, malaking controversy. Sensational. Nagpa-interview ngayon yung babae at yung bata na meron silang side story na nililigawan daw ng coach yung bata, hindi pinapansin dahil sa ganon, at may dumating daw na boyfriend or whatever, nagregalo sa kanya, dinala doon sa training, nagselos yung coach, pinagulpi daw sa bata. Yun ang side story. Under investigation mo yan. May nag-statement na po yung Philippine Taekwondo Association plus sila Colonel Punsalan dyan sa Bulacan RMC, Regional Management, and that's ongoing investigation kung ano ang punot dulo niyan. But insofar as the actual sparring, I think that's cut and dried. Hindi po illegal yung nangyari doon. Now, kung may nangyari talagang other than that, mali talaga yun because person of authority ka eh. Scholar yung bata. Tapos, unang-una, bawal manligaw ang isang teacher o coach sa isang bata. Lalo na in the first place. Kasi personal in authority ka. Pag hindi mo ko sinagot, tanggal ang scholarship mo. So, kaya pag-google kita, bawal talaga po yun. Yun ang iniimbestigahan. May sexual niya. So, yun talaga ang pinakakaso rito. Pero yung sparring po, wala po yun. Maniwala pa kayo sa it's the side akin, story that is... And I do believe, yun din ang sinabi sa akin ni Colonel Punsalan at saka nung coach. That was what they were doing. Now, yun ang ginagawang investigation ngayon. Now, si Senator Joel Villanueva, siyempre, yung sila, ang may-ari nung yung tatay niya, yung Jesus is Lord, a foundation network of schools. Natural lang na very concerned sila. Dapat so, yan lang. Po ang pinaka-story. Actually, ayokong pag-usapan, pero yun getting calls na ganyan eh. But ang akin kasi, pag ganyan, pag masyado mong kinokomentan, akala ng mga tao, maging totoo na. Well, para lang maliwanag. Ganun po ang yung binabanggit tungkol sa ligawan, side story. Side story. I mean, we really don't know if that's true or not. That is why it's under alam mo, sa panahon ng TikTok at social media, minsan yung mga ganyan eh. Mabuti na mag-imbestiga yan, kapulisan. May legal na yata. May nagfa-file sila ng case. Pumasok na yung kapulisan, may investigasyon. So, antayin na lang po natin yung resulta ng investigasyon. Yung resulta ron. Mismatch or obvious na mismatch. Talaga pong mismatch. Pero again, explain ko sa inyo. Para gumaling ang bata, ilalaban mo sa DepEd, pinag-i-sparring talaga color belt sa black belts. But, yung black belt, bawal po na bigatan yung kanyang mga technique dun sa mga bata. Bawal yun. It's really training lang talaga. Nagkataon lang, nadulas, tinamaan, taekwondo po to, hindi po tupiko, nangyayari po yan. Yeah. Yun lang po yun. Oh. Hey, I hope subside itong storya na ito at lahat. Kasi ang daming ang daming sumasaw sa social media. May nakita pa ako isa dun babaeng
karatista o shotokan black belt, hinahamon ko yung yung coach na yan. Ano po mapapala natin doon? Walang armor. Mag-sparring kami para makita niya lumalaban siya sa mga babaeng walang kalaban. Wag na. Sana liliwanag. Kainit ng panahon, konting lamig. Sana liliwanag. I hope liliwanag ito sa gagawin nilang investigasyon dyan sa Senado, kasi masyado na maraming na-imbestiga dyan sa Senado. Na naman tayo. Alam ko meron silang West Philippines na investigasyon. Meron pang ganon. Meron pa yung tungkol dun sa Kongreso naman, yun naman tungkol sa RFID. Ay nako. Pwede ba? Medyo pag-isipan natin na mabuti kung ano yung mga iniimbestiga natin para hindi na tayo sabi nga nila WOT. Meron din sana ang gusto i-bring up. Pinag-usapan natin yun nga si General Marbel. Siya na ngayon ang PNP chief. And he's pinagpapatuloy niya yung mga magandang nasimula ni General Acorda. Dahil let's face it, the past couple of even years nagkaroon ng konting bahid, cloud sa PNP, sa mga ninja cops and all that. Now, ang ginagawa nila General Acorda at pinagpapatuloy ni General Marbel na magkaroon ng age of transformation. Yes, ang reputasyon ng kapulisan natin ay di ba, mababuti sa mga mata ng mga tao. Yes. Na dahil ba nagkaroon ng panahon ng tukhang noong panahon ng the years noong dating administration. Drug war. Kaya ako binabanggit to dahil ito yung mga kaibigan din natin to, yung finally, nandito na si yung author na si Patricia Evangelista. Oh. Mag-book signing siya at launch sa April 14. Yan yung 2 to 5 p.m. sa fully booked Bonifacio High Street tungkol sa libro niyang Some People Need Killing. Na ngayon nasa New York New York Times best-selling list, ganun. At ito, marami akong mga kaibigan na mga, alam mo, marami akong kaibigan na nasa iba rin ang kakulayan sa politika. Okay lang yun, that's not a problem. And alam ko na mangyayari dito sa event na to. This will be an age of event of protest and singing. Kasi yung libro na yan, it chronicles from the point of view of Patricia. Yeah. Now, here's the thing. Patricia is a great writer. Yes. Not a very good journalist, but a great storyteller. Why did I say journalist and a storyteller? She never makes, and she admits it naman. I'm not here to get all the points of view. I mean, I tried to interview some cops, I tried to interview some informers, and I interviewed a ton of victims. So, yes. Ayun na yung kanyang labanan. Doon siya nang gagaling. Okay lang yun. Now, but the thing is, and I've seen her at work even in the past, while I respect her work, I don't respect the output. And I, even the book, I've seen portions of it. Diba, yung mga, madalas yung mga interviewan na ibebait mo yung and let's face it, some of these cops, kaibigan ko, mga kapulisan, they're raw enforcers. These are no-nonsense. Hindi article itong mga to. Pag tinanong mo tungkol sa, diniskartihan na namin. Yung diskartihan na namin, huwag mo na i-translate yan na kung ano-ano, diba? But, yung iba kasi, tinatranslate nila sa other ways. At iba magsalita ang police. Talagang ganyan. So, having said that, the police can defend themselves. So, ang akin lang dito sana I would rather some of my friends, especially, I have some pretty articulate general friends, but hindi naman pupunta yun dito. Sana pumunta sila and then ilagay din sila sa mikropono to explain the point of view. They may be booed or jeered, pero at least nandiyan. These are professional guys and kaya nila depensa na sarili nila. Ang punto ko lang siguro so long na de-demonize ang men in uniform. Wag masyadong i-hype. Nagkakaproblema dyan. I know of a lot of young police officers, mga graduate ng PNP. Si kaibigan kong kabrad ko, si General Faji, Bong Fajardo, yung dalawang anak niya tumuloy na nag-police na. Hindi naman niya in-encourage, pero that's the way it is. At sila yung mga young officers ngayon na minsan tinanong ko isa, yung panganay, I forget his name. I know that your father had a sterling career and all that, pero
wouldn't you have rather done something else? You're young, you're hindi. Wala. Sabi niya, alam kong hindi perfecto ang mundo at ang institution na to. I want to effect change within. Puntahin mo. May ganun. Actually, karamihan. And where are these people? These are people are not in this book. Some people need killing. They will never be in this book. And I'm hope that there will be a book or books written about them. Actually, because these are the ones, ang future ng PNP, ng ating kapulisan. Actually, yun ang sana isa sa mga pwedeng gabi. Know what I'm saying, di ba? In General Marville, as they go through this transformation program, transition, etc. I hope there will be a chronicle as well of what is happening in the police force. Let's face it, dati ako partial ako kasi nag-cover ako nung panahon nila President Ramos, nung general pa siya. Tapos kasama niya si General Caluwi, San Andres. Ito, napaka-articulate naman itong mga hinayupak na to. Hinayupak, sorry ha. But what I'm saying, makikipag-Shakespearean sa'yo yan. They are easily able to defend themselves. Yung ating mga si kapulisan na times. One good example. No. Saka, President Ramos. No. Kayang-kayang. General Davila. Yung bang kayang-kayang magsalita na. Pero, tapos si General Caluwi. Yung bang, but now. Exemplars. Minsan itong mga parang pinapapaktong sila dito sa mga demonized. And this is what's going to happening again on April 14. I may be going here dahil may invitation ako eh. Oh. But here's the thing, pag dumating ako dito sometimes sa mga ganyan ganito, para ka nasa dagat na pag nagsalita ka ng something, biglang lahat yun, masama ang tingin sa'yo. Baka hindi ka baka bawiin yung beer na hawak-hawak mo, di ba? Yung ganun ba? But ang akin lang sana, balansehin. I mean, countless times dito sa librong to, there are excerpts na may interviewing ilang pulisan. Tapos i-re-interpret. Grabe yung pagkaka-edit. Re-interpret. Lalo na kapag in the vernacular na sinabing ganito. Ito. And again, I can understand. I mean, Patricia Style is really like that. Walang kaso yun, bro. Marami yung kilalang ganyan, di ba? Parang silang magaling storyteller nga eh. Storyteller nga. Saludo nga ako eh. But as a journalist, forget it. You know? Yeah. I mean, that's not the way. You know? Hindi ganyan. I would rather sana, kaya mas gusto ko pa nga si a guy like Eric Mati, for example, director na ano. He would put something together. Masama in the bad light yung police, pero ipapakita bakit ganun. Bakit ganito? At ano yung sitwasyon? So you're not talking about our other friend, Philip Lustre, ha? I was about to say that. Huwag na rin yan. Yes, Philip, well, iba. Again, Philip, another point of view. Okay lang. Wala naman. Sila na lang ni Bobby Tiglaw magtagisan. Ayoko na makisali doon. Nagtatagisan nga sila I just wanted to point that out kasi pinag-usapan natin ngayon. Yung the road ahead para kay General Marville na sinimulan ni General Acorda. Importante yun. The transformation. Now, again, it is not a perfect institution. It will always be a challenge. But the thing is, sinasabi ko, ang daming mga galing na men in uniform, at especially younger generation, nobody's telling their story. Sayang sana. And these are young, articulate, visionary guys. Po, pero alam mo, may lumalabas din nito, and I'm talking not about the police. Sayang nga eh, kasi the police, they have their own stories to tell eh. Yung stories of, yun nga, yung binanggit natin kahapon, parang Joel, yung tungkol nga dun sa pinapagalitan na police, yung pala, namatay sa gaya nun. Now, who will now tell his story? Sino magte-tell ng story niya? Tinawag mo ng duwag at lahat. Yung pala, kaya siya hindi makapagsalita. May ginagawa silang trabaho. Ay, namatay tuloy. Walang nakapag-explika. Pero alam mo, may mga may nakikita ako ngayon, and I hope this will be continuing. Meron mga nagbla-blog tungkol sa military naman ito, sa armed forces. Kasi demonized din ang armed forces. Pagdating sa human rights, lahat, etc. Pero may mga the hero of Lamitan, the hero of ganito sa sa Marawi at lahat. Nakita ko doon yung gagaya ng sina Colonel Kerbin, si Ariel, and of course si Colonel Ginulbay. Tapos yung mga hero of Marawi, yung isang sarhento at saka isang na kapitan na despite everything, kinuha pa niya yung kanilang kasama. At bumabaril siya habang nakadala-dala niya yung kanilang kasama. Yung mga ganong klase. So, there are stories and stories to tell. And I hope
the leadership of the armed forces and the Philippine National Police will come out with some accounts. Importante mo yan. Ako, meron doon siyang kaibigan, yung dating retired na siya, yung recently retired, well, 2 years na, si dating commander ng Marines, commandant ng Marines, si General Alvin Pareño. O, yun. Na si muntik-muntik ka na maging customs chief. Okay, but now, nandun siya sa Bangko Sentral, siya ang head ng security roon. But yun, I remember nung nandun sa Marines, si commandant na siya, si General Alvin. Noon. Tapos gera, at the height ng war sa Marawi, and I know we had to get together sa isang bahay ng kaibigan. Ibang, he had aged. At tinanong ko, kamusta ka, bro? Alam mo, talagang gabi-gabi hindi siya makatulog because siyempre, he is sending people to the, ibang ano, di ba? In harm's way. In harm's way, na tunay na harm's way. Way yun, totoo. Hindi naman pwedeng laging siyang nandun because the commandant cannot be there. He's managing the whole, organism. But, yung talagang in touch siya sa mga pamilya, sa mga asawa, sa mga anak. Yan. Because these are men of talagang, yung mga attendant sa book signing sa April 14, hindi nyo alam to, ito yung sila, talagang nagdurugo ang puso nila. But at the same time, they have to do a job. They have to be strategic. They have to be at a distance. Pero they bleed for their men. Yes, they bleed for the families of their men. Hindi nila iniiwanan. Ang alam nyo lagi, of course, there are bad scalawags, there are bad eggs and all that. But sana naman isulat by natin. And large, by and isulat large. Isulat natin itong story yan, itong mga magigiting na I hope, men in uniform natin. Gayan, si General Browner, the current Chief of Staff of the Armed Forces. I hope he will tell his story because he was there in the heat of battle. Ito mga, yan ang sinasabi pa lagi dyan, mga paring, it's sometimes, if you are not in the arena, ang dami mo mga nababanggit. But men in the arena are the men who can tell their stories eh. Iba yun. Yung story ni General Browner sa akin eh, hindi matatapos hanggat tapusin yung story nung sino yung court martial ngayon? Si Durante. Oo. Kasi yun si General Browner, he was not going to brook any violation of the honor code there. Again, yan yung parang sinasabi kong ano, person of authority, ginamit mo yung autoridad mo para sa krimen. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. And that's what I like about that. No? Kaya marami pong ganun na istorya. Balansehin lang ho natin yung pagtingin natin kasi. And then this is also a challenge to the leadership of both the police and the armed forces kasi napaka-importante your side of the story, what happens in the battlefield, what happens in the streets while you are patrolling or doing. Kailangan importante may paliwanag. Malaman ng ating mga kababayan. At alam din naman po nila yan, hindi lang sila artikulado, hindi lang nila nababanggit. Pero panahon na para magkaroon ng ganyan na pag-uusap. Tama. Oho. Okay. On that note, kami po ay magpapasalamat sa pakikiantabay po ninyo dito sa ating programang Karambola. Sa ngalan po ni Paring Conrad Banal, ni Paring Hopefully, Joe. Magaling na bukas. Ito po yung kaibigan Jonathan de la Cruz na sasabing hanggang bukas po dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Huwag po kayong alis sapagkat susunod na ang programang Ronda Pilipinas kasama si Drew Nasino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalakay sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang